Ronel. Ako po si Ronel Ivan and Gumatay po. Nandito po kami sa Bitag Kilos Pronto para po humingi po ng tulong para po mahanap namin yung taong nakapagloko sa amin ng pera. Inire-reklamo po namin si Miss Hazel Payura na nag-ano po ng aming pera sa casino po. Before po mga 2016, nag-invest po kami ng pera kay Miss Hazel Payuran para po ipautang po sa casino. Then, ang nangyari po, pagdating ng 2016, nawala po siya bigla, naitakas po yung pera namin. Bali po, nakapag-invest po kami kay Hazel Payuran ng kulang-kulang 3.5 million. Napapangakuan niya po na interesa ng 45,000 monthly. Subalit nawala po siya kagad at naitakbo ang aming pera. Sa halagang 3.5 million, 500,000 lang po ang nabalik na pera sa amin. Kaya nag-issue po si Hazel Payura ng 3 million na talbog po lahat ang kanyang check-in na na-issue. Pumunta po kami ng korte at nagsampa po kami ng kaso na istapa po. Process na po yung demanda po namin sa kanya, may warrant of arrest na po kami nahawak. Hazel Payuran, ibalik mo naman yung pera ko, 2.5 billion, plus Rolex. Anong ginawa niyo magkakapatid? Pinag-block niyo ako. Ako pa sinisiraan niyo na naninira ako. Di ba kayo yung tumangay? Mahiya ka naman, Hazel Payuran. Huwag kang magpakasasa sa hindi yung pinaghirapan. Ito ho talagang uso ngayon mga boss, lalo-lalo yung mga investment for casino finance, financier, at medyo mag-iingat ho kayo. Ang kasama ho sa studio natin ngayon si Julie Well Tan at si Ronel Ivan Gumatay. Sila ho yung nagre-reklamo, ang nare-reklamo ho nila si Hazel Payuran, and kaso ho estafa, pero meron na hong sinasabing warrant. Sa linya ho ng telepono ho natin, ito hong makisig ho, laging busy ho, talagang busy body. Ina-expect ho itong susunod na PNP Chief. Si General Guillermo Eliazar, NCRPO Chief. Magandang hapon po, sir. Yes, magandang hapon, Ben. Magandang hapon din po sa mga bisita niya at sa mga nakikinig sa inyong programa. Okay. Kaya kung lumapit ho kami sa inyo, siguro makapagbukas isipan ho kayo, sir. Lalo-lalo na siguro nakakaabot din sa inyo dahil dito ho sa Metro Manila, center ho tayo ng mga casino. Ito ho yung mga kuminsan, maraming lumalabas, nag-aalok ho na maging casino financier sa loob ng casino. Ano hong take nyo muna dyan pagdating, sir? Well, yung pong kung may waras o pared po yan, una, maganda po na sa kagaya na sa nabagin po nga Ben, kasi siyempre itong Metro Manila, most likely talagang magagawin dito yan. So maganda na may hawak tayo dyan para ma-integrate natin sa ating mga police station. Pero tayo makikiusap din na mag-request dun sa mismong na biktima niya na tulungan po kami. Or sila, mas maganda kasi kung since directly sila ang mga biktima niyan, baka makakuha silang informasyon. Sir, ganito ho kasi, ginagamit malimit, sir, para doon pang akit sa mga investors, which is, I don't see anything wrong, but we have to be extra careful. Kasi sa loob ho ng casino, may mga financier na kuminsan kinakolektahan ho nila ng investment para doon sa mga tao nang sasanla. Dito ho, nagiging modus ho para sa iba, kaya marami rin ho nabibiktima. Siyempre po, kami po yung makipugnayan kasi meron din naman kaming mga security officers ng iba't ibang mga casino para malaman po natin yung bang mga persons of interest sa kanila. Yes. Na instead na nakakatulong, even though ito yung mga kliyente nila, may mga history na nanloloko so that mamonitor natin at magawa na agad natin ng profiling at makosyonan kung hindi man, malaman natin kung sino mga possible nilang mga kliyente para maagapan natin. Siguro po, nakikita ko doon na kasama Benis yung aming pakipagdahin din po sa mga security officers ng casino para mamonitor din natin po kung merong mga iba nilang ginagamit or ibang mga nagpapautang doon na baka naman meron na sila mga gimmick na maaring maagapan natin at hindi na makapagbiktima pa. Eh, ilalapit na rin ho siguro namin sa inyong tanggapan itong nagre-reklamo, sir. No? Anyway, dahil may warrant naman din para doon sa gagawin yung all points bulletin. Yes, Ben. Bukas ang ating tanggapan, as usual, at asahan po namin na ang pagpunta sa atin ng inyong referral at makasa din po kayo na gagawin namin yung nararapat na aksyon sa abot na aming makakaya. All right. Thank you very much, sir. Ilalapit ho namin sa inyo, sir. Ha? Yes, maraming salamat din po. Magandang hapon po sa ating katulong. Alright. Pagtitingnan natin yung sinasabing profile, patingnan muna yung, patingin nga sandali, ito yung suspect. May itsura to.
Nagparito ako na po siya ngayon eh. Ade, marami pera. Saan parting inirito ako kayo dyan? Yung dimple? Ilong mata. Abay, ilong. Okay. Anong po? May nagsabi lang po sa akin. May nagsabi. Kumusta may... naman yung mata? Matampusa na narito ako kayo ba yan? Hindi naman. Mukhang okay naman. Pero yung buhok, wig ba yan? O totoo? Baka wig. Hindi ko ba? Wig. Okay. Ang inyong nakikita riyan, eh, ito ho, dahil mayroon ho tayong warrant dito ho, sinasabi ho rito, arrest order ho ng Regional Trial Court ng Makati dito ho sa subject na to, eh, bilang public service ho, pinaalam na lang ho natin na itong Hazel Payuran, maganda ba talaga sa totoong buhay yan? Maganda naman po. Maganda. Ikaw naman, bossing. Maganda naman po. Kaya siguro kaya, naandin po kami sa mukha niya. Na, parang nagtiwala po kami. Oh, saan yan? Itong naka-yellow? Opo. Okay. Alright. Okay. Ito na siya ngayon? Hindi po. Yung may profile. Yan po. Yan po siya, siya ngayon. Opo. Ay, mukhang artistahin para may kakilala ko sa tabi namin. Sasabihin ho namin, kung sakaling may alam ho kayo dyan, na nakikita yun, pakiulat ulit yung picture, ha? Patingin ha, ito, total may wanted arrest order ho, the criminal case number 3008-M-2018 and 3009-M-2018 and 3010-M-2018. Yan ho, nakikita natin, tinitingnan ko, staff a case, sa korte ho yan, ano? Kaya kung ikaw naman, magandang binibini, Hazel Payuran, sumuko ka na! Bakit parang gumaganong ka? Sumasangay ng buhok. Sumasangay. Parang gumaganong buhok. Anong ibig sabihin mo na gumaganong? Wala naman po. Sumasangay ka. Opo, sumasangay ka. Okay. Pero siya, sayang. Gumaganong eh. Ano, parang bakit po siya sayang, sabi mo? Siyempre po gusto ko po mabalik yung pera ko. Ikaw naman gumaganong-ganong. Ba't gumaganong-ganong? Paano kayo na naakit dito na mag-invest? Paano ang ito'y kanyang bokadera dito? Sige, paano sinabi sa inyo? Nung una po kasi, 500,000 lang po yung binigay ko. Okay, pero ang initial, pero yung all-in-all investment, 3 point something? 2.5 na cash plus Rolex po na pinabenta ko sa kanya ng 1.5. Pero hindi po nabenta, 800 lang po nabenta. Kaya, bali, yung Rolex? 3.8 lahat. Nagbigay ka ng 2.5 million. Opo. And then may Rolex ka pang binigay na another 1.5. Opo. Tapos nabenta lang yung Rolex na 800. Opo. Kinuha niya yung pera. Ano, ito lang po binigay sa amin. Pero kinuha niya muna yung pera. Opo. All right. For that, yung pera na yung gagamitin niya as what? As paano yun? Paano? Sabi daw po niya, ano, under po kami ng casino. Sa ilalim kayo, sa casino kayo ngayon. Parang isa kayo sa mga financier. Opo. Ganun po yung... Doon sa loob ng casino. Pero ang casino kasi mayaman na para kumuha pa ng financier. Baka doon sa mga nagsusugal, takapag medyo gusto talaga makabawi na kalang sugal, pupunta roon sa sinasabing ano, hihiram. Opo. At anumang mga bagay, magsasanlan ng relo, magsasanla ng kalang misis, I think, tama ba yun? Magsasanla ng alahas, magsasanla ng kalang mister, pwede rin yun kung kinakailan para kapalit ng sinasabing pera para tuloy yung paglalaro. Parang ganyan. Para sila nagpa-finance para doon sa mga talagang mainit pa rin na ayaw pa rin umuwi. So, that's another thing. So, binigay niyo yung pera doon. Parang doon. Okay? Pagkatapos, ano nangyari? Pagkatapos po nun, ano, sabi po niya na kulang daw yung perang 2.5 million daw po yung pinaka-open account. Habi ko, wala na akong malalabas dyan. So, open account? Kaninong bank account yun? Open account po sa Resorts World daw po. Ginamit pa pati Resorts World? Opo. Yaman-yaman ng Resorts World para, ano, okay. So, tapos, ano nangyari? Nung sabi mo, wala kayong open account na ganyan? Ano po, bigla na lang po wala po siyang chat. Tapos, nung nag-chat po kami, sabi niya, natangay daw po yung pera ko natangay ng ibang player. Pero sabi po nung kaibigan niya, is nilaro daw po nung Hazel. Nilaro. Tapos natalo daw po. Si Hazel yung kanina. Hazel Payuran po. O, pati yun. Nilaro daw po yung pera. So, yung pera mo, nilaro niya. Siya nagsugal. Opo, parang ikaw yung namuhunan sa kanya na para matalo yung pera mo, hindi nanalo. Hindi ko po alam kung nanalo o natalo. Okay. Tapos hindi mo nakita to o nakita mo na? Nakita po kami sa NBI. O, anong sinabi niya sa NBI? Inamin niya po na nasa kanya at babayaran naman daw niya po. So, nag-issue siya sa iyo ng cheque? Cheque po. Lahat ng cheque tumalbog? Opo. Opo. So, tapos, ang ginawa mo sa cheque, wala pang 6 months yan, di ba? In-issue?
Matagal na po, ano pa po ito, 2016 pa po. Pero that time, na ano niya, na tawag ni 2016, during those times, talaga nag-deposit ninyo, talaga nag-bounce within 6 months. Opo. So ginamit nyo niyan, talagang yung kanyang may intention, may motibo talaga siya, lukohin kayo na walang pondo, opo, bouncing check. So yun naging dahilan kung bakit mayroon siya ngayon, wanted. Ito yung arrest order. Opo. So hindi na siya nagpapakita. Naka-block po kami. Kayo? Pag nag... Siyempre po, ano, naka-block ako. Alright, sa kapatid, sa kapatid niya po ako ng chat-chat. Nagagalit po. Sabi kapatid niya, gawa-gawa daw po ako ng kwento, sinungaling daw ako. Ikaw, ganun din. Naka-block po kami. Apo, naka-block po kami. Okay. Ngayon, kung gina-block ka, ipakita mo yung malaking block naman dito sa TV. Okay, sige, pakita mo, patayin. Ang mukha, okay. O, sige, sige. Okay, sige. Okay. Ito ang nakikita niyong larawan ngayon, na wag ho kayong mapapaloko sa kanyang kagandahan o itsura niya. Ano, dahil retoke raw, sabi ho ni ni Julia. Well, alright. So kung kilala niyo ho ito sa inyong barangay, sa anumang condominium, sa mga resort, kung saan man yan, Luzon, Visayas at Mindanao, handa na ba kayo? Dito sa KP, kilos pronto kami para makita ninyo yung mukha ng babae niyan. Wag ho kayong magpapadala. Kapag may alam ho kayo kung saan siya naroon, pakipagbigay alam lang ho ang kanyang whereabouts. At hindi na ho namin sasabihin sa inyo kung sino ho kayo, basta't bigay nyo lang ho rito sa kilos pronto. Nang sa ganun, ma-set up ho yung sinasabing paghuhuli sa kanya. Pasikipin natin ang mundong ginagalawan ng Epps, pakita. Pasikipin ho natin yung mundong ginagalawan nitong si Hazel Payuran. Siya ho'y may arrest order galing ko sa korte sa kasong Staffa. Alright? So kung may nalalaman ho kayo, pakipagbigay alam lang ho. Huwag niyo ibigay alam kay James, kay Jason, kay Joem, kasi baka tago lang nilang telepono, sila na makikipagkita riyan. Pag nalaman ko, yari isa, dalawa, tatlo. Okay? Alright? Maraming salamat. Okay? Inerin natin yan. Okay?